nation and all your people sing along. Thank you.
Maraming ano, worship po dito sa kanina po namin. Meron po akong babasahin po. Taunay po ito dito sa uling kakantay po namin. Sabi po sa awit, chapter 145 verse 21, my mouth shall speak the praise of the Lord. Amen. And then all flesh bless His holy name forever and ever. Ang sabi po sa Tagalog, ang aking bibig ay magsasalita ng kapurihan ng Panginoon at purihin ng lahat na laman ang kanyang banal na pangalan magpakailan kailanman. Kasi po, ang uli kakantay po namin ay Holy Forever. Pagdating po natin sa kalangitan, wala po nang ibang gagawin po ng kundi mag-aawitan po namin ng Panginoong Diyos po natin. Holy, holy, you are holy forever. Amen! Ngayon po, yung sa kakantay po namin, sabayan niyo po kami na bitasin po yung holy. Practice po muna. Holy, holy forever. Yun po ang huli kanta po namin. So, sana po bitasin po natin itong lahat para na rin po dito sa lupa ay nasasanay na po tayo na pupurihan ng ating Panginoong Diyos. Lalo pa po pag nasa namin sa po tayo. Amen. Wala po na rin pang gagawin kundi papurihan po ang ating Panginoong Diyos. Purihan ka ang Diyos. Amen po. Amen. Amen po. Asan po tayo? Holy, holy forever.
Magandang hapon po sa inyo lahat. Isang mainit na hapon sa inyo lahat. Pero nawa, yung init na nararamdaman natin ay maging init ng pagkukulit, pagsamba, pasasalamat sa ating Panginoong Diyos. Purihin ang ating Diyos na kayo ay dinako rito kasi ang ating mga buhay walang kabuluhan.
kung ito'y idadaos lamang natin sa mga bagay ng sanlibutan. Ang ating mga buhay ay nagkakaroon ng kahulugan kapag ito'y nagagamit natin para papurihan at parangalan ng Diyos. Amen? Salamat po sa limang nag-amen. Pwede po bang madagdagan yun? Amen. Purihin ang Panginoon sa lahat ng kanyang ginagawa sa ating mga buhay. Amen? Amen. Maging ito ay masakit, maging ito ay nagdudulot sa atin ng kalungkutan, maging ito ay nagdudulot sa atin ng kapanglawanan na po, magtiwala tayo sa Kanya at purihin natin Siya. Ano man ang ating nararanasan, ibalik natin sa Kanya ng papurit parangal ang ating mga ginagawa. Amen? Bakit kailangan purihin Siya? Sapagkat karapat dapat Siya sa mga papurit parangal, hindi lamang dun sa mga oras na tayo ay pinagpapala, kundi pinapupurihan din Siya at sinasamba sa mga oras na ating kinalulungkot. Amen? Kasi dapat si Lord pinupuri Siya no matter what the situation is. For He deserves all the glory, the honor, the power, and the praises. Amen? Yes. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoong Diyos. At ang ating pag-uusapan ay parte pa rin ano po, ng paghahanda. Kasi lagi ko nga sinasabi sa inyo na ang ating Panginoong Jesucristo ay malapit nang bumalik. Amen? Sasabihin na naman ang iba. Ang tagal-tagal na sinasabi niya ni Pastor. 3 years ago yan na ang preaching ni Pastor. Amen? Tama po. Pero ang nakalulungkot sa lahat, ang sinasabi ng Panginoon ay ang kanyang pagbabalik ay parang pagdating ng isang magnanakaw. Meron po bang magnanakaw na nagpaalam pag dumarating? Wala. Bibiglain tayo. Maganda na yung patuloy namin kayong pinaalalahanan, patuloy namin kayong sinasabihan na ituwirin natin ang ating mga buhay, ang ating mga lakad sa harapan ng ating Panginoong Diyos. No one can truly benefit it sa mga paalalang ito kundi ang bawat isa. Lalo na't kapag tayo nag-ani na nung salvation talaga, yung finality ng ating pagkaligtasan. Amen? Which is yung buhay na walang hanggan. Lahat tayo nangangarap na magkamit ng buhay na walang hanggan. Yun ang aim natin kaya nandito tayo sa church. Amen? Meron pa ba tayong ibang aim kung bakit nandito tayo? Mga blessings ba? Yung mga bagay na material ba na hinihingi natin sa Panginoon? Yung mga prayers natin na matagal na natin iniluluhod? Alam niyo po, secondary lang yun. Added things lamang yun. For the very essence, why we are in the church is to praise God. To worship Him, for He deserved it all. Amen? Tayo hindi natin deserve talaga yung salvation na makukuha natin. Wala ni isa sa atin na makakapagsabi, I deserve to be saved. I deserve to enter the kingdom of heaven. Wala po. For we are all saved by grace. Amen? But the kind of life that we have must bring honor to the Lord. Dapat po magdudulot ito ng kapurihan sa ating Panginoong Diyos. Kasi sayang ang buhay na walang purpose. Amen? Merong ilang sa inyo na nagsasabi na parang walang purpose ang buhay niya. Minsan may claim pa that he's ugly, he's stupid. Mararamdaman mo talaga yan if you don't have your purpose. Pag ang buhay mo ay dinadaos mo ng hiwalay sa Diyos, all you will see is the negativity. But if you are with God and you are grateful to Him, all that you will count are those blessings na alam kong hindi mo hiningi pero binigay sa iyo ng Panginoong Diyos. And I'm always here in front of you to remind you na ang ating Panginoong Diyos ang pinaka-best na blessing. Siya yung pinakamakakamta natin, pinakamahalaga. Hindi yung mga bagay na material na meron dito sa mundo, kundi yung presensya pa lang ng Panginoong Diyos, sapat na para sabihin mong nasa iyo na ang lahat. Amen? Naghahanap tayo ng pagkaligayahan sa pag-ibig. Naghahanap tayo ng kaligayahan sa mga bagay na material. But later, we will realize na hindi pala yun talaga ang magdudulog sa atin ng kaligayahan. Why? Because we are blinded by things here on earth na natatago sa atin yung the best na dapat talaga nating pinuporsu.
yun po ay ang buhay na nakaugnay sa Diyos. Amen? Ang dami nating nakamtan, mga bagay na blessings ng sanlibutan. Pagbago ang cellphone mo, masaya ka. Diba? Tama po ba? Pero ito ba ay nagla-last for a lifetime? Ha? Pag nakakita ka ulit ng mga bagong model, bagong edition, wala na yung kaligayahan mo. For all the things here on earth are just temporary. Amen? Ang pinapangako ng Panginoong Diyos is eternity with Him. Kaya dapat yun ang pinahalagahan natin. Kaya, ang title po ng ating pag-usapan sa hapong ito ay isang katanungan, isinuko mo na ba ang buhay mo kay Kristo? Tayo po ba ay isinuko na natin ang buhay natin kay Kristo? Isang malakas na amen nga? Pero huwag niyong kakalimutan may karuktong ang title. We, di nga. Totoo na nga kaya? Amen? But we can check it. Ano po, mag-check natin kung talagang ang buhay ba natin ay talagang sinuko natin kay Kristo. Kasi, pag chinek mo yung buhay mo, dapat ang lahat ng aim mo is to glorify the Lord and not for personal gain. Amen? Pag ang lahat ng ninanais at ginugusto mo ay parangalan ng ating Panginoong Diyos, maaring talagang sinuko na natin ang buhay natin kay Kristo. So ano po ba ang tunay na definition o paano ba natin machi-check na ang buhay pala natin ay talagang naisuko na natin sa ating Panginoong Diyos? Huwag po kayong panghihinaan na ang mga topic ko every Sunday worship is checking ourselves. Kung ano bang kalagayan natin sa harapan ng Diyos, kasi ito ang pinaka-importante. Ha? Relationship with the Lord Jesus Christ is not about material blessings. Hindi tayo pumupunta sa church para yung mga pinagpe-pray mo, hinihiling mo sa buhay, matatanggap mo. Matatanggap mo yan. Kasi mga karagdagan lang yan. But will it give you happiness or joy na pangmatagalan? Nagbibigay ba talaga ito ng kaligayahan sa atin ng pangmatagalan? Sabi ko nga sa iyo, kaya nga temporal things, ibig sabihin temporary. Ha? May hangganan kung kailan mo ito may enjoy. Diba? Kaya nga sabi ko sa inyo, we have to learn how to be grateful to God. Kahit dun sa mga problema, maging grateful dapat tayo. Kasi kapag tayo nagtitiwala kay Lord, nandun po na i-establish sa buhay natin yung bang pangmatagalan at panghabang buhay na pag-ibig. Pag-ibig ng Diyos para sa atin. Na tayo dapat na mga taong nilikha niya, tayo dapat na mga nagpupunta sa church. Our very purpose is to love the Lord. Ikaw, nagpunta ka ba rito para sa isang panalangin na nais mong matupad? Ha? O nagpunta ka rito kasi alam mo, pag Sunday, I need to worship Him for I love Him. I need to serve Him kasi mahal ko ang Panginoong Diyos. Ganun po ba ang damdamin natin kaya tayo nagpupunta sa church? Ha? Mag-amen nga yung talagang tunay na ang ipinunta rito ay magpakita ng pag-ibig sa Diyos? Yeah. Uwe, di nga. Amen. Amen. Parihin ng Diyos. Hallelujah. Sige, sabi po dito, ano ba ang pag-ibig? Or ano ba ang ibig sabihin ng pagsuko? Ano po? Ano daw po ba ang ibig sabihin ng pagsuko? Kasi ang title natin is, totoo bang isinuko na natin ang buhay natin sa Kanya? So pag-aralan po natin ang salitang pagsuko. Ano po? Ang pagsuko ay hindi pag-ayaw sa buhay, kundi pag-submit sa Diyos. Ha? Tandaan po natin yan. Ang pagsuko daw ay hindi yung pag-ayaw mo sa buhay na meron ka, kundi pag-submit mo sa Diyos. Kasi pag ikaw ay sumuko sa buhay na ito, di ba? Wala kang pinagkaiba dun sa mga nakala nila pag nagpakamatay sila, tapos na ang problema nila. Hindi totoong pagsuko po yun. Ano po? Yun po ay karuwagan. Ha? Ang pagsuko sa Diyos ay hindi matatawag na karuwagan, kundi ito po ay tinatawag na pagtitiwala sa Diyos. Pananampalataya sa Kanya. Ang pagsuko sa buhay dito sa mundo, yung mga pagpapakamatay, yung bang parang tinakasan ka na ng katinuan,
yun po ay karuwagan. Kasi hindi mo nakuhang labanan o hindi mo nakuhang ipagtagumpay yung race na ibinigay sa iyo ng Diyos. Yung pamatok na ibinibigay sa iyo ng Panginoong Diyos. Yun po yung sinasabing pasanin mo ang iyong krus. Yung binigay sa iyo ng Panginoon. Amen? Lahat tayo may kanya-kanyang pasanin. May kanya-kanya tayong krus na dinadala sa buhay. Amen? At ayaw ng Diyos na sinusukuan natin yun. Amen? Bagkus dapat pinaglalaban natin na pagtagumpayan yung mga krus na yun. Kasi doon sa mga krus na yun, doon sa mga sakripisyo na yun, doon sa mga struggles na yun, doon natin natututunang magtiwala sa Diyos. Lalo na kapag hindi na natin alam ang gagawin. Amen? Pag hindi mo na alam ang gagawin mo, huwag kang sumuko. Kasi merong gustong kumuha ng pasanin na yan, merong gustong kumuha ng kabigatan na yan ang ating Panginoong Jesucristo. And the right attitude is to entrust unto Him those struggles. Ha? Kasi hindi po pagkatalo yung hindi mo na alam ang gagawin. Kundi enlightenment po yan from the Lord that those things that you cannot handle, give it to me. I will be the one to do it victoriously. Kasi kay Lord, meron po bang imposible? Meron po bang mahirap sa Kanya? May kabiguan ba sa Kanya? Walang kabiguan kay Lord. Kaya lang tayo, mas pinili natin humiwalay sa Kanya. Dahil ang akala natin, tayo ang magbibigay ng solusyon dun sa mga dinadaanan natin problema. Amen? Amen po ba? Amen! Ang dami ko pong dinaanan sa buhay, ang dami ko pong mga trabaho na pinuntahan, ano po? Para ang buhay ko ay masarap yung aking pangarap na by the age of 36 ay umaman. Pero alam niyo po bang we realize na ang pagyaman ay hindi sa mga bagay na material. Ang pagyaman ay yung abundance ng presensya ng Diyos, ng work ng Diyos sa buhay natin. Yun ang tunay na pagyaman. Amen? Amen. Naintindihan niyo po ba ako? Amen. Ha? Pagramdam mo ang presensya ng Panginoong Diyos, ikaw ang pinakamayaman sa lahat. Ikaw ang pinakamatagumpay sa lahat. Ang sukatan ko ng tagumpay ay hindi yung kung anong meron ako. Ang sukatan ko ng tagumpay ay yung mga puso, yung mga kaluluwa na natuturuan kong lumapit sa Diyos. Hindi dahil maputi ako. I was designed by God to do the works that I am doing. Ha? Lagi ko pinapasalamat, Lord, salamat na ginawa mo akong ganito. Ano po? Dapat ipagpasalamat natin yung kay Lord kung tayo ay nagiging mapakinabang o kapakipakinabang sa kanyang kaharian. Hindi ang kinin yung kakayanan na magaling talaga ako, hindi. Magaling ang Diyos na gumawa sa atin. Magaling ang Diyos na nag-design ang buhay natin. Yung lahat ng mga experiences natin ay ginamit ng Panginoon para tayo mahubog na maging kapakipakinabang sa Kanya. Amen? Magaling ang Diyos kasi nilikha tayo na merong pag-ibig. Amen? Hindi talaga tayo marunong magmahal. Amen? Hindi talaga tayo marunong magpatawad. Diba? Nung tayo ay mga dati nating kalagayan na iwalay sa Diyos, pag ginawa tayo ng masama, parang nag-iisip tayo paano makaganti. Kahit dumastos ka, makaganti lang, di ba? Kasi hindi talaga tayo marunong magpatawad at magmahal. Pero ngayon, natututunan natin na manahimik. Natututunan natin magparaya. Bakit? Kasi kapag si Lord Jesus Christ ang nakatrono sa puso mo, walang puwang ang galit at walang puwang ang pagiganti. Amen? Kaya sabi ko nga sa inyo, kung sinuko natin ang buhay natin kay Lord, yung mga bagay na pangit, wala yan dapat sa heart mo. Amen? Yung mga bagay na alam mo magkakasala ka, wala nang bearing sa buhay mo. Amen? Amen. Tandaan ninyo ha, ang pagsuko sa Diyos ay hindi pag-ayaw sa buhay, kundi pagsasubmit sa ating Panginoong Diyos, pagpapasakop sa Kanya. Amen? Pagbibigay ng pagtitiwala. Amen? Kaya po ba natin magtiwala kay Lord? Ha? Kaya ba natin talagang ipagkatiwala sa Kanya ang ating mga kabigatan?
Pero bakit karamihan sa atin, nagugulumihanan? Kasi kung may tiwala tayo kay Lord, dapat relax ka na. Dapat wala ka ng mga stress sa buhay mo, ano po. Kasi alam mo na may hawak doon yung alalahanin ay ang may kakayanan talagang bigyan ito ng katugunan at solusyon. Amen? Tayo, hindi natin alam ang gagawin eh. Minsan sabi nga natin, makakalbo na ako. Masisiraan na ako ng ulo. Mapuputukan na ako ng ugat kasi hindi ko na alam kung paano ang gagawin ko. May mga sitwasyon din po kami ng buhay na gano'n, hindi na namin alam ang gagawin. Ano po, give it to God. Alam niya kung ano ang gagawin dyan. The very purpose, bakit binigyan ka ng mahirap na trabaho or mahirap na suliranin, hindi para pahirapan ka, but to allow you to realize, merong time na si Lord dapat ang kumikilos at merong time na ikaw. Amen? Amen. Purihin ang Panginoong Diyos. Pagtitiwala, pagyukod at pagsunod sa utos. Merong kautusan ng ating Panginoong Diyos na dapat nating tinutupad, sinusunod sa ating buhay. Huwag natin pipiliin kung alin lang ang gusto nating sundin. Huwag natin pipiliin yung mga bagay na komportable lang tayo kasi makikita ang tunay na pag-ibig mo sa Diyos kapag ikaw ay nahihirapan. Amen? Kanina po ay umatend ako sa isang anniversary ng church na partner natin sa pag-abot sa mga estudyante. Ano po? Yung Campus Wakers Movement. Ano po? Umatend ako ng 10th year anniversary nila. Matindi ang pinagdaanan ng kanilang church. Kasi tayo, kahit pa paano may kinakain tayo, pinagsasalusaluhan. Pag pumunta kayo sa bahay, meron tayong pwedeng kainin, ano po. Sa kanila talaga, itlog. Bumibili sila minsan ng imbutido, hati-hati nila para mapakain lang yung lahat. Wala talaga silang kakayanan. Tapos nag-upisan sila ng church sa isang parang bakanting taniman. So nakita ko yung paghihirap na kanilang dinanas bago sila nakapunta sa ganitong sitwasyon. And the church was divided, sabi niya, recently na-divide na po, nahati sa tatlo yung church. Kaya talagang necessary na magkaroon ng mga ganyang bagay. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Kung ikaw ay inaalagaan ng yung Diyos, katulad ng isang hardinero, necessary ang pruning. Tatanggalin yung mga ugat or mga sanga na tuyo at hindi nagiging productive. Tatanggalin yung mga sanga na maaaring magpabagal ng productivity ng church. Amen? And hindi naman ibig sabihin tinanggal sila ay wala silang purpose sa Lord. Maaaring meron sa kanilang paglalagyan na mas doon sila lalago. Di ba pag gusto mong magtanim ng isang halaman, ano ang gagawin mo? Puputol ka ng sanga at yun ang itatanim. Maaaring ganon ang nagaganap, kaya mayroong division sa church. Kaya mayroong mga pag-iwahiwalay. Pero alam ko, lahat tayo ay nauunawaan na si Kristo ang Diyos at Panginoon. Saan ka man ilagay, maaaring doon ka pagpapalain ng Panginoon Diyos. Malapit na po tayo sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Any moment from now, maaaring maganap ang rapture. Ano po? Any moment. So kung idadaos natin ang ating mga buhay sa mga hinanakit dun sa mga nilipat ng Diyos, sayang yung panahon. Sabi nga ng Panginoon, we are called by God to become fishers of men. Amen? Pag yung mga fishes na yan ay hindi mo mahuli talaga, humanap ka ng iba, malawak ang karagatan at maraming isda na dapat na mahuli natin, mag-gather natin, nasasamba sa Diyos. Amen? What we need to do is to pray for them. Ano po, yung mga hindi na namin kasama, pray natin sila. Maaaring may gagampanan sila na hiwalay dun sa pinagagampanan sa atin ng Panginoong Diyos. Amen? Pag nakita-kita tayo, magyakapan tayo. Why? Kasi ang gusto ng Panginoong Diyos ay maging ahente tayo ng pag-ibig. Hindi na pagkakagalit-galit at pagkakabahabahagi. Amen? Amen po ba? Amen!
Ngayon, pag nandito sa loob, turuan natin. Maaring hindi siya dito gagamitin pag inilabas siya. Yung natutunan niya sa loob ay gagamitin niya doon kung saan siya itatanim ng Panginoong Diyos. Amen po ba? Purihin ang Panginoong Diyos. Pagyukod at pagsunod sa utos, dapat tayong lahat ay sumusunod sa ating Panginoong Diyos. Amen? Ano ba ang mga dapat nating sundin? Ba, magbasa kayo ng Biblia kasi para malaman ninyo mga kautusan ng Panginoon. Kasi kulang ang 1.5 hour para ituro sa inyo lahat yung mga salita ng ating Panginoong Diyos. Ha? May trabaho ako rito na mangaral ng salita ng Diyos. Pero hindi ko pwedeng saklawan ang trabaho ng Holy Spirit sa pagtuturo sa inyo kapag kayo ay nagdi-devotion at nagbabasa ng Biblia. Amen? At may trabaho din kayo para alamin ang mga sikreto ng buhay na nakaugnay sa Diyos. Tandaan ninyo ha, ang di lahat ng nagbabasa ng Biblia natutuklasan ang katotohanan. Kasi tinago ng Diyos ang magandang balita ng pagliligtas dun sa mga mapapahamak. Amen? And tayo ng mga maliligtas, ipapakita yun sa atin ng Panginoong Diyos. Kaya may sinabi siya na, "Those who will seek me diligently will find me." Ha, may karuktong diligently. Hindi yung basa ka lang ng konti, tapos na. Kailangan basahin mo ang Biblia, doon mo matutuklasan ang mga bagay patungkol sa minamahal natin Diyos. Amen? Amen po ba? Amen! Pagpapasakop. Importante po ito, ha? Pagpapasakop. Paano po ba yung pagpapasakop? Alam naman natin kung kailan tama yung mga binibigay sa ating mga alituntunin. Alam, ito ang kahalagahan na nagpapasa tayo ng Biblia. Amen? Kasi, machi-check mo kung tama ba yung pagpapasakop mo. Naintindihan niyo po ako. Kasi maraming mga bulaang propeta talaga sa mundo. May gagampanan sila para matupad yung mga nasasaad sa propesiya. So hindi pwedeng wala sila. Kasama talaga sila sa lakad Kristiyano. Makakamit talaga tayo ng mga bulaang propeta o bulaang mangangaral. Bulaang tagapagturo. Essential po yun. Why? Ha? Para tuparin mo yung utos sa'yo ng Panginoong Diyos na you have to seek personal relationship with the Lord. Yung personal devotion natin. Yung personal learning natin. Remember that the Holy Spirit is the best teacher. Hindi si Pastor. Amen? The Holy Spirit is the best teacher. Tandaan ninyo. At ang presensya ng banal na Espiritu mas malakas sa mga oras na ikaw lang at ang Diyos ang nag-uusap sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. Huwag po ninyong sayangin yung mga Biblia ang ibinigay sa inyo. Ha? Huwag po ninyong iisipin na may Biblia ka lang at hindi mo babasahin and then you will inherit the kingdom of heaven. Kalokohan po yun, binubola natin ang sarili natin. Tandaan natin, ha? We have to establish a personal relationship with the Lord Jesus Christ. And it will never be possible kung hindi tayo nagbabasa ng kanyang mga salita. Kailangan alamin natin ang lahat ng bagay patungkol sa ating Panginoon. Amen? Alamin natin yung mga nagpapangiti sa kanya. Alamin natin yung mga bagay na ayaw niya. Diba? Kasi may mga bagay tayong ginagawa na akala natin mabuti. Pero ano ang mag-define ng kabutihan ng ginagawa natin? Ha? Yung standard ng banal na kasulatan. Doon natin i-compare yung uri ng pamumuhay natin kung tayo ba ay nakakasunod sa tama. Amen? Tandaan ninyo, maraming darating na magpapakilalang sila sa Diyos. Pero anong bili ng Biblia? Ha? Anong bili ng Biblia? You have to test the Spirit. Makikilala ninyo sila sa pamamagitan ng kanilang bunga. Hindi pwedeng mamunga ng santol ang mangga. Anong ibig sabihin nun? Ha? Hindi ka pwedeng mag-claim that you are from the Lord and yet the fruit of your actions contradicts the teaching of the Lord. Amen? Amen po ba? Amen!
Purihin ang Panginoong Diyos. Dapat po, nagbabasa kayo personally. Okay? Amen. Purihin ang Panginoong Diyos. Pagpapasakop, huwag na lang sa akin. Magpasakop lang kayo kay Kristo. Amen? Kahit hindi sa akin. Kasi kapag kayo ay tunay na nasasakop ng Panginoong Jesucristo, napakadaling sumunod sa pastor. At mapipili mo yung mga bagay na dapat mo lang sundin. Amen? Machecheck ninyo kung ang tinuturo ng pastor ay tama kapag kay Kristo kayo nagpapasakop. Amen? Amen. May Holy Spirit ang Lord. Nilalagay sa atin. Pag nilagay ng Panginoon Diyos, pinaghariyan tayo ng banal na Espiritu, pagpuspos tayo at puno tayo ng banal na Espiritu, malakas ang Espiritu ng Diyos na nasa atin. And hindi mananait ang laman. Amen? Amen. Purihin ang Panginoon Diyos. Galatians chapter 2 verse 20, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Ha? Ang title natin kanina ay It's All About Pagpapasakop sa Diyos. Kung tayo talagang nasasakop ng Panginoong Diyos, kung tayo ay talagang sumuko sa Kanya, sabi po rito, ang kailangan nabubuhay sa atin ay si Kristo. At ang ebidensya na si Kristo ang nabubuhay sa atin ay ang mabubuting gawa. Ha? Pag po tayong papayag na natatapos tayo sa grace. Amen? Amen po ba? Kasi may karugtong po yung may gagawin pa tayo or meron pang beyond that grace. Ano po? Yung ebidensya na natanggap natin talaga ang grace. Yung ebidensya ng Panginoong Jesucristo sa mga buhay natin. Amen? Ang tunay na nakatanggap ng grasya ay namumuhay ayon sa grasya ng Panginoong Diyos. Nagiging full of grace din tayo, how we be people. Amen? Nagiging katulad ng Panginoong Diyos, nagiging mapagpatawa din tayo. Mapag-abot. Amen? Ano ibig sabihin ng mapag-abot? Hindi yung lagi kang aabutan, ha? Kundi aabutin mo yung mga taong kailangan ilapit sa Diyos. Amen? Natutuwa ako kasi nakita ko yung pastor kanina, talagang payat na payat siya nung nag-umpisa. Ngayon, pag nakita mo, hindi kami nagkakalayo ng katawan. Ibig sabihin, lines din sila ng Panginoong Diyos. At na, kumbaga, nakalaya din sila dun sa dati nilang kakulangan. Amen? Amen. Alam nyo, kung naandun kayo, ma-appreciate nyo kung anong meron tayong church. Why? Kasi sa kanila mayroong offering. After ng offering, pagkatapos mag-preach ng pastor, merong offering ulit para sa pastor. Pero dito sa atin, ipagpasalamat ninyo. Nakita niyo yung pagmamahal ng pastor ninyo kasi hindi nyo ako kailangan bayaran para mag-preach dito. At hindi ako, kumbaga, pinagkulang na nyo sa pangangailangan. Hindi ko po pinagmamasama yun, ano po. Kasi talaga naman kailangan i-bless din ang pastor. Amen? Huwag lang talagang maging primary aim ng pastor yung makukuha doon sa mga offering. Kaya siya maglilingkod o magpipreach. Nakita ko naman hindi naman talaga. Kasi mas higit naman ang ginagawa nila kaysa doon sa mga bagay na natatanggap. Talaga naman nakikita ko kung paano sila naghihirap din nung pagsiserve. Nakita namin yung history nila. Ano po? Pero anong point ko bakit ito kinikwento? Ha? Nagtuturo po ako sa inyo nang wala po akong iniisip na makukuha sa inyo. Nagtuturo po ako sa inyo nang pag-asa ko ay wala sa ibibigay ninyo kundi nanggagaling sa Diyos. And tingnan nyo po yun as love. Pag-ibig po yun. Pag-ibig po yun. Ano po? Hindi ko po pinagmamataas, pero pag-ibig po yun na inilagay ng Diyos sa puso namin na mag-serve sa inyo, pakainin kayo ng mga pagkain spiritual na hindi nyo po kami kailangan bigyan. Sana po makita po ninyo yun. Amen? At ipagpasalamat ko sa Diyos. Huwag na sa akin. Kay Kristo na lang. Huwag nyo akong mahalin. Mahalin nyo si Kristo. Okay na po sa akin yun. Amen? Magpakatotoo kayo sa Kanya. Magpakatapat kayo. Tandaan ninyo, I can never be perfect. Maaaring dito sa harapan, may mga masasabi ako na
mali sa inyong pandinig. Pero ang tingnan na lang po ninyo yung bunga. Ano po, kung paano namin kayo iniibig. Amen? Nakikita niyo po ba ang pag-ibig? Ha? Oh, ba't walang sumagot? Wala bang nakakakita ng pag-ibig galing sa amin? Well, ano mo, the fact na nakakaraos tayo, ano po, wala po kayong pagkakaalam kung paano natin na idadaos dito. Ano po, may cost po ang ganito, ano po, pero hindi namin tinitingnan yun. Kasi alam namin na si Lord ang nagpo-provide. Amen? Amen. Tingnan niyo pong pag-ibig yun. Ano po, kasi wala po kaming inaantay na galing sa inyo. Amen po ba? Alam namin na si Lord ang nagkakaloob. Purihin ang Panginoon ko. Ha, sabi po rito, at ang buhay ko ngayon sa katawan ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmamahal sa akin at nagandog ng kanyang sarili para sa akin. Amen? So, sinasabi po rito, dapat hindi tayo yung nabubuhay. Kailan ba nakikita na tayo ang nabubuhay sa ating mga sarili? Ha? Pag ang lahat ng pabor gusto mo sa'yo, pag ang lahat ng attention gusto mo na sa'yo, pag ang lahat ng bagay ang gusto mo, ikaw ang mabibigyan ng pabor, hindi ka nabubuhay kay Kristo. That is why I am continuously teaching everybody na mabuhay tayo kay Kristo. Hindi na tayo dapat yung nabubuhay sa ating sarili, kundi ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Jesus. Paano natin makikita kung si Jesus Christ ang nabubuhay sa atin? Sige nga. Paano natin makikita kung talagang si Jesus Christ ang nabubuhay sa atin? Ha? Pag ang aim mo, lagi, for the sake of others. Pag ang buhay mo, itinadaos mo para sa ikabubuti ng iyong kapwa. Ng kawan na ibinigay sa iyo ng Diyos. Ibig sabihin, si Jesus Christ ang nakatrono sa iyo. Siya ang nabubuhay sa puso mo. Pero kung ang laging iniisip natin, api ako, di ba? Pinagkakaisahan ako, di ba? Dapat kasali ako. Sa mga groceries, dapat meron ako. Hindi si Kristo ang nabubuhay sa iyo, kundi yung sarili mo pa rin. Kasi kapag si Kristo ang nabubuhay sa atin, meron tayong mind of Christ. Ano ba yung mind of Christ? He willingly give himself. Ha? Hindi parte ng kanyang sarili, kundi kabuuhan ng kanyang sarili ang ibinigay niya para sa kanyang mga minamahal. Amen? Para sa iba, hindi para sa sarili niya. Para sa iba, hindi niya tinignan yung welfare niya, yung comfort niya. Ang tinignan niya, mapapahamak ang sangkatauhan. Kaya binigay niya ang kanyang buong pagkatao. Yung kanyang buong buhay, ibinigay niya. Diyan natin makikita kung tayo ay pinag-arian na ni Kristo. Pag ang interest natin is for the interest of those who are perishing. Pag ang interest ng flock o nung kawan ang una sa'yo, ibig sabihin, you have Jesus Christ enthroned in your heart and your life. Amen? Amen, ha? Naintindihan nyo? Well, dapat makita na naintindihan talaga, ini-apply. Ate Doris, ha? Ang dapat laging nakapost sa Facebook, hindi na mukha mo, ha? Si Jesus Christ lagi o yung mga salita niya, okay? Okay, praise God. Ito, natutuwa ako rito eh. Kahit pagalitan ko, hindi talaga umaalis. Pinagtatabuyan na namin talagang... Hindi naman, joke lang ate. Kasi lahat naman tayo kailangan ng tulong. Ano po, welcome naman sa church natin. Ang umaalis lang yung ayaw magpakorek. Ano po, yung mga gustong magpakorek, magstay kayo hanggat gusto ninyo. Kahit mag-rapture, magstay kayo. Hindi, joke lang. Magstay kayo hanggat gusto ninyo. Hindi ko kayo susukuan. Basta huwag lang kayong umalis. Kasi pag umalis kayo, hindi ko na kayo matuturuan. Tandaan ninyo, hindi ako nagtuturo ng ikasasama. Ang tinuturo ko pa ay ikakabuti. Kaya lang hindi lang naiintindihan ng iba. Ano po? Na pag tinuro mo si Kristo,
Kasama yung katotohanan doon. Kasama yung mga bagay na dapat may bibitawan tayo. Amen? Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Sapagkat karapat dapat siya. Dati tayong alipin ng kasalanan. Meron ba umaamin? Tas nga ang kamay ng dating alipin ng kasalanan? Ha? Wow ha? Hindi kayo alipin ng kasalanan ha? Ang righteous nyo ha? Lahat tayo alipin ng kasalanan. Pinalaya lang tayo ng Panginoong Jesucristo. Amen? Amen! Amen! So, marapat lamang na ibigay natin yung buhay natin sa Kanya. Kasi binigay niya ang buhay niya para sa atin. Believe me mga kapatid, pag binigay mo ang buhay kay Kristo, hindi ka talo, akala mo lang, hindi ka na magiging masaya pag ang buhay mo ay binigay mo kay Lord. Dati, ang buhay ko gusto kong idaos para yumaman eh. Hanggang sa taas ng tower, hinahabol ko yung pera kahit ikamatay ko. Pero hindi ko natagpuan ang tunay na kaligayahan. Nung kung kailan ko idinaos yung buhay ko para paglingkuran si Lord, pati pamilya ko, isinuko ko kay Lord. Kasi nung mga time na yun, wala rin kaming makain eh. Pero Lord, ikaw tumawag sa akin eh. Hindi ako natalo. Why? Ha? Work, isuko ang lahat ng nasa mundo kay Kristo. Kasi never siyang nagpapabaya. Never kanyang iiwanan at iaabandona. Tinawag ako ng Diyos magpastor, hindi niya ako iniwanan nung ako'y pastor na. At ganun din ang gustong gawin sa inyo ng Panginoong Diyos. Oo, mahirap sa umpisa. Necessary yan para makita yung motibo mo. Kasi yung mga taong hindi totoo na si Kristo ang hinahanap, pag nahihirapan, susuko na. Kaya necessary na mahirapan muna tayo kasi tinitingnan ng Diyos yung motibo natin. Although alam niya na. Alam niya na talaga kung mag-fail ka o hindi mo siya pipiliin. Eh. Alam na yan ng Diyos. Pero sino ang hindi nakakaalam? Ha? Ikaw! Kaya ka pinag-fail para ipakita sa iyo ng Diyos na ikaw ang may problema, hindi siya. Amen? Kaya hindi mo nakukuha yung mga pinag-pray mo, hindi dahil madamot siya. Kundi hindi ka pa ready dahil maaari kang masira. Tandaan nyo. At kung gusto ninyo na makuha talaga yung pabor ng Panginoong Diyos, unahin yung matanggap na siya ang maging number one ng buhay ninyo. Amen? Amen. Naintindihan? Amen. Well. Amen. Purihin ng Diyos. Ang akala natin ay tayo ay may kakayanan at lakas para manatili makapamuhay. Sounds familiar po ba? Ang akala natin pag nagsikap tayo, nag-ipon tayo, nagpundar tayo, diba? Pwede na akong mag-retire. Ano man ang mangyari, malaki na ang nasa bangko ko. Ano man ang mangyari, may mga paupahan na ako. Ganun tayo minsan mag-isip eh. Hindi ko kailangan ng Diyos. Nasa akin ang lahat ng kayamanan. Ganun ang tao. Diba? Pero tatanggalin ng Lord lahat yan. For you to realize na siya lang ang nananatiling nasa iyo. Hindi yung mga bagay na meron ka o yung mga material na bagay. Amen? And ang tao, palalo, ang akala niya hindi niya kailangan ng Diyos. Kapatid, ikaw ang hindi kailangan ng Diyos. Bakit? Manampalataya ka man o hindi, nasa trono siya. Nasa magandang lugar siya. Sa maluwalhating lugar ng kalangitan. Ikaw, pag inayawan mo ang Diyos, ikaw ang pupunta sa lugar ng kaparusahan. Amen? Kaya kung ako sa inyo, mga kapatid, piliin natin yung talagang nasa Diyos. Kasi doon lang talaga magkakaroon ng katotohanan yung pagiging Kristiyano natin. Doon lang talaga tayo makakasiguro na papasok tayo sa kaharian ng langit. Natawa ako kanina. Kasi nung mag-umpisa daw ng church yung kaibigan nating pastor, wala silang kakilala dyan sa taytay. So ang ginawa nila, nagkanaw sila ng juice, bumili sila ng pandesal. So yun ang naging pain nila para yung mga tao ay lumapit sa church. Kaya may mga tinuro siyang mga member dun sa church na ito si ano, nakuha yan dahil sa juice.
nag-umpisa paglilingkod dahil sa Diyos. Kaya may narinig ako, salamat sa Diyos. Although, alam ko naman nagbibiro lang siya. Salamat sa Diyos talaga, di ba? Anong ibig sabihin nito? Yung muna pagpapakain natin ng lugaw, akala natin maliit na bagay. Yung pagdadala natin ng mga lugaw-lugaw dyan sa kalayaan o kung saan pa man yung mga mahihirap na lugar, hindi natin alam malaki ang impact nun. Kasi nagiging testimony no, yun, nung mga batang walang makain, and later on, naging mga lingkod ng Diyos. Amen? Amen. Purihin ang Panginoon. Kaya, marami pa nga tayo. Kasi tayo nag-umpisa, ganito na kaano, halos eh. Ito po. And dapat meron tayong maging parte sa loob ng simbahan. Maging, huwag tayong appendix. Ha? Sa body of Christ, huwag tayong appendix. Ano po? Anong ibig sabihin nun? Na huwag tayong maging appendix sa body of Christ. Kasi ayon sa medical information, ang appendix lang daw, ang parte ng body organ na walang purpose. Ano po? Kaya nga, pag ito'y napuno, pinuputol na lang, tinatanggal. Walang epekto sa'yo pag tinanggal ang anong appendix. Pag sa loob ng body of Christ ay appendix ka, ha? Wala kang pakinabang. Amen? Kaya kailangan gamitin mo yung kalakasan mo. Diba? Yung pag-attend mo sa church, huwag kang maging attendee lang. Ha? Mag-serve kay Lord diligently. Yung merong love. Ha? Yung merong kang gagawin to please the Lord. Ano-ano ba yung mga bagay na yon? Ha? Nakatabi mo yung classmate mo. Share mo ng Word of God. May nakatabi ka habang nagbabayad ng bill sa kuryente. Share mo ng Word of God. Ha? Daanin mo lang sa pakwento-kwento. Eh, praise the Lord, makakabayad ako ng kuryente. Alam mo, hapon, wala. Hindi ko alam kung paano ako makakabayad. Pero talagang ang Lord nagpo-provide. Eto ako ngayon, magbabayad ako. Kilala mo ba si Lord? Yan o. I-share natin ng Panginoon. Ha? Para meron tayong purpose sa body of Christ. Not necessarily involved kayo sa singing, involved kayo sa tech, involved kayo sa mga jail ministries. Ano po? Alam ko, may kanya-kanya po kayong trabaho, nag-aaral kayo. Doon sa workplace ninyo, let your light shine before them. Amen? Share the Lord Jesus Christ. Ha? Ipangaral natin si Jesus Christ. Okay? Amen po ba? Amen. Purihin ang Diyos. Sabi po rito, ipinapaalala ng Diyos sa atin na tayo ay mahina at kailangan natin siya. Mahina tayo. Totoo o hindi? Ha? Totoo o hindi? Mahina tayo. Mahina tayo. Kaya huwag kang maggaling-galingan. Ha? Napiling mo maliligtas ka dahil magaling ka. Eh? Amen? Napiling mo kaya mong itaguyod ang pamilya mo dahil magaling ka. Lalo kang mahihirapan nun. Pero kung ang lahat ng ginagawa mo, you acknowledge the presence and the intervention of the Lord, doon mo makikita yung talagang paggaan ng buhay. Why? Kasi hindi na lang ikaw ang kumikilos, kundi merong Diyos na kumikilos para sa'yo. Amen? Amen. Amen po rin ng Diyos. So, ito, naipakita ko na ito dati. Ito yung dalawang alahas. Ano po? Yung isa peke, yung isa genuine. Amen? Halimbawa, sinabi ko, ibibigay ko ang alahas na ito sa sino mang makakakuha ng original o ng authentic sa kanya na. Ngayon, pinapili kita, ate. Kunin mo yung alahas na authentic. So, kukunin mo ngayon yung isa. Isa lang ang kailangan mong bunutin. Pag lang nakuha mo ay authentic, anong magiging damdamin mo? Magiging masaya ka. Pero pag nakuha mo ay peke, anong magiging damdamin mo? Malungkot ka. Ganun din kayo. Pag peke kayo na nagsasabing Kristiyano, sa palagay ninyo, masaya ang Diyos? Hindi. Kailangan maging authentic ka sa pagiging Kristiyano at tagasunod mo kay Kristo. Amen? Para malugod ang Diyos. Tandaan ninyo, pag authentic ka, precious ka, iingatan ka ng Diyos.
Amen? Ikaw, pag halimbawa nakuha mo yung authentic, anong gagawin mo pag nasa iyo na? Iingatan mo. Huwag mo isasangla, ha? Iingatan mo, di ba? Kasi mahalaga, tama? Pag ikay authentic na tagasunod ni Kristo, iingatan ka niya. Amen? Lahat ng paraan gagawin niya para i-keep ka niya. Hindi ka magasgasan, hindi ka mabasag, hindi ka manakaw. Amen? Pag authentic ka kay Lord, iingatan ka niya, huwag manakaw ni Satanas. Huwag masira sa mga espiritu ng kaaway na pinapadala ni Satanas. Espiritu ng kahirapan, espiritu ng kaguluhan, espiritu ng paghihiwalay, espiritu ng pagiging maretes, lahat ng espiritu ay hindi makakalapit sa iyo pag authentic Christian ka, pag totoo ka kay Kristo. Amen? Amen. Purihin ng Diyos. Sa Mateo chapter 6 verse 2, kaya nga kapag nagbigay ka ng limos, huwag mo nang ipag-ingay pagaya ng ginagawa ng mga mapagpakumwari sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang sila'y purihin ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa ginagawa natin sa church, doesn't matter if people will recognize you as long as you know that the Lord is happy on the things that you are doing. Ha? Pagkilala mo at alam mo ang relasyon mo kay Kristo, kahit gaano pa kaganda ang ginawa mo, kahit i-discredit ka pa ng sanlibutan, masaya ka kasi alam mo yung pinakagusto mong i-please ay masaya sa'yo. Sila mami nga, nasabi nila sila mami Rose. Pastor, sinasabi talaga namin yung mga accomplishment ko sa loob ng subdivision. Anong sabi ko sa inyo, mami? Ha? Hayaan nyo na, mami, okay lang kahit hindi nila malaman. Kasi alam ko nakikita yun ng Panginoon ko. Ang sabi ng iba, nung ako ay nag-uumpisa pa lang dito bilang presidente, sabi nila, bakit pumasok-pasok dyan si pastor? Baka mamaya agawin lang yung oras niya sa mga gawain sa loob ng homeowners association. But you know, 8 years ago, meron kaming prayer ng asawa ko na, Lord, kahabagan mo ang Constellation Homes, maging ang Creekside, na nawa makilala kanila bilang Lord and Savior. And the time has arrived na tayo ngayon ay nakakapag-preach niya sa mga taga-Creekside at sa Constellation Homes. Every Wednesday, we have our Bible study. And you know, the attendees, parang mas marami pa nga rito eh. Diba? Mas marami pa rito. Kasi ang attendance namin doon, hindi kasama ang bata, mga nasa 80. Diba? Tayo, pumunti tayo nang pumasok tayo rito eh. Bakit? Kasi mainit na kasi eh. Diba? May mga tao na, okay lang yan. Paypay lang ng paypay. Ano? Kasi dyan nakikita ang pag-ibig ninyo kay Lord, kahit mainit, nandito kayo. Pag yung mga taong gusto lagi sa komportable na lugar, hindi nila talaga love si Lord. Kasi kung totoong magmamahal ka, pansinin mo may anak ka, bitbit mo, mainit, may pamaypay ka. Ang aim mo ba, paypayan ang sarili mo? Sino pinapaypayan mo? Yung dalamong bata. Why? Kasi mahal mo, ayaw mong mapawisan, ayaw mong mainitan, ayaw mong magkasakit ng ubo, ayaw mong magkasakit ng kung ano pa man yung bata, kaya pinapaypayan mo. Hindi mo inaalintaya yung sarili mo, kundi siya ang pinapaypayan mo. Tama po ba? Bakit? Kasi pagpapakita yun ng pagmamahal. Diba? Sa church nga, pinapaypayan mo sarili mo eh. Pero pag pinapaypayan mo yung sarili mo, ibig sabihin, mahal mo si Lord. Kasi kahit lugar na to ay mainit, pinili mong pumunta para purihin ang naging sato ng mga. Amen? Amen! Magmahal tayo kay Lord. Ha? Siya yung worth na mahalin, hindi kayo iniwan. Amen? Hindi applicable sa kanya yung kantang selos, yung pusong bato. Sa'yo applicable yung pusong bato. Diba? Pero kay Lord, pag minahal mo siya, the best na pagmamahal ang ipinatutungkol sa Panginoong Diyos.
Kasi pinakita niya na yan sa atin. Kasi siya ang unang nagmahal sa atin. Hindi nung mabuti ka, ha? Minahal ka ng Diyos nung ikaw ay makasalanan pa. Amen? Amen. Amen. Purihin ang Panginoong Diyos. Hallelujah. Hindi natin dapat pinagsisigawan ng pagtulong sa kapwa upang ang Diyos ang magsukli sa iyo ng ganting pala. Ako ngayon, pag gumagawa ng mabuti at tumutulong, hindi ko na iniisip na babalikan pa ako o makakabalik pa sa akin. Pag may nangiram, bibigay ko na yung ibibigay ko, ibig kong sabihin nun, hindi ko na inaasahan bayaran pa ako o ibalik pa. Why? I know my God. And it pleases Him. Tandaan natin yan. Ano man ang ginagawa mo para sa kapwa mo, nakikita ng Diyos yun. At napapangiti mo ang Panginoong Diyos. Actually, hindi mo pwede nga ipagmalaki. Lord, numiti ka, nagbigay ako, hindi. Ha? Tumahimik ka, gawin mo lang si Lord ang usang matutuwa sa iyo. Amen? Kaya pag alam mo na si Lord ang natutuwa, hindi ka mapapagod magtumulong. Hindi ka mapapagod magbigay. Amen? Hindi ka mapapagod magpakita ng pag-ibig at pagmamahal. Amen? Kasi alam mo na si Lord ang nakakakita. Hindi ka man suklian o hindi ka man magantay ng pagsukli ng Panginoong Diyos, makikita ko sa buhay mo yung pagkalinga at pagyapak niya. Amen? Amen. Mateo chapter 6 verses 3 to 4. Sa halip kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipaalam ito maging sa matalik mong kaibigan. Gawin mong lihim ang iyong pagbibigay ng limos at ang iyong ama na nakakakita ng kabutiang ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Pag isinuko mo ang buhay mo kay Kristo, hindi ka after sa fame o sa sarili mong karangalan. You are after sa karangalan ng Panginoong Diyos. You are after for the glory of God. Amen? Amen po ba? Amen. Amen. Purihin ang Diyos. Ang tunay na Kristiyanong may kaloob na ang dahilan ay ang Diyos, hindi ang sukli ng mabuting gawa ang inaantay. Amen? Amen. Hindi yung sukli ng mabuting gawa ang dahilan natin kaya tayo tumutulong sa mga nahihirapan natin kapwa. Kundi yung ngiti ng Panginoong Diyos. Amen? Doon ka after, yung mapasaya mo ang Diyos mo. Amen? Hindi po yung pagmamataas na kaya mong pangitiin ang Diyos. Hindi. Ano po? Kundi, ginagawa mo yon kaya gusto mong maging masaya siya. Amen? Hindi para masabi na ako ay lagi nagpapangiti sa Diyos. Ako ay lagi nagpapasaya sa Kanya. Hindi yun. Hindi yung may kalulugdan ng Panginoong Diyos. Kaya natin pinangingiti ang Lord kasi masarap siyang pangitiin. And kaligayahan ng puso natin, makitang masaya ang ating Panginoong Diyos. Amen? Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Kapag nananalangin kayo, huwag kayo tumulad sa mga mapagkunwari. Ha? Huwag yung pinangangalandaman sa ibang tao na mas mabuti siya sa iba. Amen? Mas maganda na kapag kayo ay mag-isa, pagpatira pa kayo sa Diyos. Amen? Yung iba nga, na hindi naman totoong kilala ang Panginoong Diyos, dumadapa pa, dikit ang ulo sa lupa para sambahin yung Diyos na hindi naman talaga nila nakikilala. E tayo pang nagsasabi na kilala natin ang Panginoon. Natagpuan natin yung buhay na larawan ng Diyos. Or natagpuan tayo ng buhay na larawan ng Diyos. Actually, siya talaga, di ba? Siya talaga yung humanap sa atin kasi tayo naligaw, iniligaw tayo ng pagkakasala. Yung mga hindi totoong, sinasabi natin hindi totoong nakakakilala sa Diyos, kayang dumapa para purihin siya. Amen? Kayang ibigay yung buhay nila, yung sarili nila. Tapos tayong magsasabi, niligtas ng grasya ng Panginoong Diyos. Gusto natin magandang upuan, yung bang malamig, maya-maya tulog na. Diba? Pag sabing tumayo tayong lahat, naiiwan kasi tulog. Diba? Maganda pa rin ito sa mainit eh. Alerto ang tao. Amen? Amen po ba? Pansinin ninyo ang tubig. Kung tututukan mo ng microscope,
Pag mainit, ang molecules niya ay galaw ng galaw. Ano po? Pag malamig, ang molecules niya ay mabagal ang paggalaw. Amen? Kaya mas maganda rito sa mainit. Kasi pag sinabing worship the Lord, ha? Praise the Lord, tayo tumatalon-talon pa. Ibig sabihin, we give our full effort to worship and please our God, our Lord. Amen? Amen. Purihin ang Panginoong Diyos. Huwag napakitang tao ang iyong pakikipag-usap sa Diyos, kundi ugnayan ang inyong puso at ni Kristo. Amen? Ang tunay na nagsuko ng buhay sa Diyos, merong oras at nagbibigot ng panahon para makipag-ugnayan sa Diyos. Hindi laging busy. Amen? Naintindihan niyo po ba ako? Kung may pag-ibig ka sa Diyos, bibigay ka ng oras para sa Kanya. Brother Michael, yung nagliligawan pa lang kayo, meron kang oras lagi sa Kanya, di ba? Nangungutang ka pa ng pamasahe, puntahan lang siya, tama? Tapos sabi natin, mahal natin si Lord. Pero pag hinanap ng pastor, bakit hindi ka nakarating? Busy. Busy. Nasaan na yung pagmamahal? Ha? Ako pag sinabi kong mahal ko ang aking asawa, willing akong bitawan ang lahat, puntahan lang siya. Iniiwanan ko ang restaurant namin noon. Puntahan lang ang aking asawa. Alam mo kung ilang oras ang biyahe? 2.5 hours. Tagadait Camarines Norte siya, Naga Camarines Sur ako. Diba? Ganun kahaba ang buhok ng asawa ko. Kung mahal niyo si Lord, dapat nagbibigay kayo ng oras kay Lord. Nagbibigay kayo ng resources, ha? Makapiling lang at makasama ang Diyos. Amen po ba? Purihin ang Diyos. Ugnayan ang puso mo at puso ni Kristo. Yun ang tunay na nagsuko sa Kanya ng buhay. Amen? Mateo chapter 6 verse 6. Ngunit kapag nananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto sa kakamanalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita at ang iyong ama na nakakakita ng ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Ang lahat ay hayag sa Diyos. Amen? Kung ang purpose mo ng pananalangin is just to please those people around you, you can never please God. Napi-please mo ang Panginoon Diyos sa pagiging totoo. At ang pagiging totoo, may nakakakita o wala. Hindi naman ibig sabihin, hindi tayo lulukot pag maraming tao. Hindi naman ibig sabihin, hindi ka na magpipray at iiyak sa pagigipagtalastasan sa Diyos pag maraming tao. Ang ibig ko dito sabihin, ano po, gawin mo yan nang may katotohanan. Amen? Pag ikaw lang mag-isa, masigit mong gawin yun. Kasi pag kaming dalawa lang ni Jim, pag nasa harap kami ng mga tao, hanggang holding hands lang kami. Pero pag wala kayo at kami lang dalawa, huwag na natin pag-usapan. Ano po? Ibig sabihin, very intimate ang oras na magkasama kami. May yakapan dyan. Ano po? May mga activity dyan na naging dahilan ay siren, naging outcome ay siren, si Michael. Ano po? Ano ibig sabihin ko? Pag kayo lang ng Lord, ipakita mo ang lahat ng pagmamahal at pag-ibig mo. Amen? Kasi kung kami ninyo, magiging sweet lang kami just to show you people na okay yung pamilya namin. So, palagay ninyo, magiging okay kaya talaga kami. Ha? Dapat masigit tayong intimate kay Lord pag tayo lang at si Lord. Amen? Amen, amen po ba? Amen. Ang nagsuko ng buhay kay Kristo, may intimate time with Him. Amen? Sa pamamagitan ng mga devotions, prayer, if you want to fast, di mag-fast ka, pero wag naman magpa-fast ka para ipagsigawan mo, ay, alam mo, nagpa-fasting ako ngayon. Di ba? Hindi yun. Sayang ang ginagawa. Kumain ka na lang. Bumili ka ng crispy pata, kumain ka na. Sayang lang ginagawa mo. If you want to please the Lord, do it between you and Him only. Ano po? Kayo lang nakakala. Amen? Amen po ba? Amen. Naintindihan niyo ba? Amen. Well. Matthew 6, 7 to 8, continuation sa pananalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan. Gaya ng ginagawa ng mga intil.
Ang akala nila ay papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Huwag ninyo silang tutularan. Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Ano po? Meron akong mga dating nakasama. Ano po? Pag nag-pray, 30 minutes. 30 minutes. Yung parang wala nang karapatan yung ibang kasama niya na mag-pray. Pag nag-pray tayo, direct to the point. Amen? Minsan kasi ginagamit natin yung haba ng panalangin na indication na malalim tayo kay Lord. Kalokohan po yun. Mas lalong nakikita na mababaw ka. Why? Nakaasa ka dun sa magagandang salita na sasabihin at gagamitin mo. If you have an intimate relationship with God, hindi mo kailangan magsalita ng mahaba. Kami nga ni Jake, hindatan lang, alam na niyan eh. Di ba? Pag hinundatan ko na yan, tatakas na kami yan, magde-date na kami yan, hanap na kami ng lugar na ano. Kaya pasok na kami sa kwarto. Ibig sabihin, pag may intimacy kayo, may magandang relationship kayo, tinginan pa lang ng mata, nagkakaintindihan na kayo. Amen? Kapag may malalim na relationship ka kay Lord, alam mo na hindi dun sa mga sasabihin mo. Meron bang mga nagtatago na hibik ng puso mo na hindi alam ng Diyos? Ha? Meron bang natatago sa Kanya? Meron ba tayong mga sikreto na pwedeng sabihin na hindi niya alam? Wala. Ang lahat ay hayag sa Diyos. He can see through hearts. Alam niya kung ano ang nilalaman ng puso mo, magiging mga karumihan tinatago natin, magiging mga bagay na kinaiingat-ingatan natin, magiging mga pag-uugaling hindi natin inaamin. Alam ng Diyos yun at hindi natin siya kayang gayain. Amen? Kaya ang pinaka-the best sa lahat, lay everything to the Lord. Ano po? Kasi pag hindi, makikita na you are not truthful. Diba? Sa tuwing nananalangin tayo sa Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Ha? So, huwag pahabaan ang panalangin, kundi yung esensya ng panalangin. Sabihin mo, Panginoon, salamat sa lahat ng ginawa mo. Salamat sa hangin, salamat sa lahat ng ini-enjoy ko. Lahat ay galing sa iyo. In Jesus' name, amen. O kaya, pag medyo may alalahanin ka na, Lord, ingatan mo ang kalusugan ng aking mga anak. Ingatan mo yung, banggitin mo yung mga pangalan. Pagkatapos, in Jesus' name, amen. Kung ikaw na makasalanan ay naghahangad ng mabubuti para sa iyong pamilya, lalo na ang Panginoong Diyos para sa iyo. Amen? Kaya binigay sa atin ang Biblia not to limit us. Ha? Hindi para maging sadista. Hindi para hadlangan ang kaligayahan natin. Pero tandaan natin, hindi lahat ng nagpapaligaya sa atin ay mabuti para sa atin. May mga bagay na nagpapaligaya temporarily, but it will ruin you. Sisirain ka. Kaya, ang ginagawa ni Lord, nire-restrict ka na gawin yung mga bagay na yun. And that's the essence of the Bible. Not to limit us, hindi para pahirapan tayo, hindi para biglagyan ng numero ang kilos natin, but to protect us from the snares of the enemy. Amen? Amen. Purihin ang Diyos. Ang mga sinalitang hindi naman ginaganap ay pagsusulitan natin sa araw ng paghuhukom. Tandaan natin, ha, lahat ng lumalabas sa bibig natin dapat ay sinasala natin. Hindi tayo dapat nagsasalita ng mga bagay na mahaba. Pag marami kang, mas marami kang sinasabi, mas marami kang pagkakamaling makukumit. Amen? Pag maiksi ang sinasabi, ano po, mas precise yung naibibigay natin. Kasi alam natin kung ano yung mahalaga na dapat nang sabihin tayo. Ang pinaka-the best na prayer is not to ask for something or anything. Ang pinaka-the best na prayer is to glorify Him, to praise Him, to worship Him. Yan po ang pinakamalakas sa lahat. Yan din po ang pinaka-effective na paraan ng paghingi sa Diyos. Purihin mo siya! Sambahin mo siya! Dakilain mo siya! Eh, paano naman malalaman ni Lord ang aking hinihingi kung ang sasabihin ng bibig ko ay puro pagsamba? Wala kang matatago kay Lord. Ha?
Lahat ng ininanais ng puso mo, alam ng Panginoon. Kaya nga ang sabi sa Biblia, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Hindi sinabi ng Biblia na parangalan mo ang Panginoon, maging kalugod-lugod ka sa Kanya at ibibigay niya sa iyo yung mga sasabihin mong hinihingi. Ang sabi doon, He will give you the desires of your heart. Bakit ganun? Ha? Bakit? Sapagkat ang puso mo, ang laman ng puso mo ay hayag sa Diyos. Hindi tago. Ano man ang mga hinihiling mo, yun ang pinakamaganda sa lahat eh. May ginugusto yung puso mo, pero hindi mo sinasabi kay Lord kasi mas pinahalagahan mong lumabas sa bibig mo ang pagpupurit, parangal at pagsamba. Naging mga magulang tayo, di ba? May mga anak tayo na hindi nagsasalita ng kailangan nila. Natatouch tayo kapag, ay, kawawa naman pala ang anak ko. Nakanganganap pala ang sapatos, hindi pa nagsasabi. Di ba? Mag-o-overtime ako. Para pag-iipunan ko yung sapatos ng anak ko. Mamaya magbinili mo na, ibinigay mo. Ma'am, Dad, bakit? Paano mo nalaman na gusto ko to? Di ba? Ganun ang Diyos. Lalong hindi tayo humihingi. Pero alam niya kailangan natin, pero hindi natin binigyan yun ng halaga. Mas binigyan natin ng halaga yung pagpupuri at parangal na lumabas sa bibig natin. Hindi yung mga kailangan natin, hindi yung mga hinihingi natin, kundi mas pinahahalagahan natin na lumabas sa bibig natin ang parangal at pagpupuri. It pleases the Lord. Amen? Hindi mo alam kung paano nakikita ng Diyos, pero He can see through hearts. Alam niya ang laman ng puso mo, alam niya yung magpapasaya sa'yo. Amen? Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Sa John chapter 9, verse 41, sumagot si Jesus, kung kayo ay bulag, hindi sana kayo hahatulang may sala. Ngunit dahil sa sinasabi ninyong nakakakita kayo, mananatili kayong may sala. Ano ang kaugnayan nito sa title natin? Ha? Yung tunay na pagsuko kay Jesus Christ. Ha? Anong kaugnayan? Marami ang nagki-claim na nagsuko ng buhay kay Kristo pero ayaw sumunod. Mas mabuti pa na hindi na lang nila kini-claim na nakilala nila ang Diyos kasi hindi sila pananagutin ng Diyos. Ang mahirap yung sinasabi mong 20 years ka ng Kristiyano, 30 years ka ng Kristiyano, 5 taon ka ng Kristiyano, pero anyari? Ha? Sarili pa rin ang sinusunod mo. Sabi rito, bulag ka. Ha? Pero ang sinasabi mo, nakakakita ka. Mas mabuti pang aminin mong bulag ka. Diba? Kesa sinasabi mong nakakakita ka, pero ang sinusunod mo ay mga bagay na gawain na hindi nakakaunawa sa kalooban ng Diyos. Mas matindi ang pananagutan ng mga nagki-claim na Kristiyano, pero ang lakad ay hindi pang Kristiyano. Kesa dun sa mga nagsasabi na, Panginoon, 5 years na ako, pero nagagawa ko pa rin ang mga pagkakasalang ito, tulungan mo po ako, Panginoon. Mas mabuti pa yung umaamin ng pagkakasala, kasi alam mo na, kumbaga, bulag ka, inaamin mong bulag ka. Kesa yung nagmamataas ka, na nakakakita ka, pero hindi ka kalulugdan ng Panginoon Diyos. Bakit? Puro pagsalangsang sa Kanya ang ginagawa. Amen? Kaya tandaan natin, mas maganda magpakumbaba sa Diyos kaysa magmataas at magmagaling sa Kanya. Amen? Amen. Purihin ang Panginoong Diyos. Ang pagiging tapat at malakas na lingkod ng Diyos ay hindi puro salita, kundi sa gawa nakikita. Amen? Ano ibig sabihin nito na nakikita sa gawa? Ha? Kahit hindi mo sabihin, kahit hindi mo sabihin na ikay Kristiyano, pero ang uri ng pamumuhay at kilos mo nagre-reflect ang pagiging Kristiyano. Naranasan nyo na bang sabihin kayo na Kristiyan ka, no? Naranasan nyo na yon? Ha? Bakit sinasabi nila yung ganun? Ang nakita sa'yo ay yung liwanag, hindi yung claim. Amen? Dapat ganun tayo. Yung pagiging Kristiyano natin will not be in mere words. Ha? But, saan? Sa lifestyle natin. On the way we act, on the way we respond,
on the way we love, on the way we extend compassion, that's the definition of Christianity. Yung mga pag-uugali ni Kristo, yun ang makikita sa atin. Amen? Hindi yung mga claim lamang na pagiging Kristiyano. Naintindihan niyo po ba ako? Well, purihin ng Diyos kung naintindihan niyo ako. Naniniwala naman ako. Ano po? Gusto ko lang hindi kayo antoking kaya may mga ganun. Ang init-init eh. Ano po? Purihin ng Panginoon Diyos. Isang salamin ng katotohanan ay ang ugnayan ng Diyos. Ang ugnayan sa Diyos ang maging appreciative tayo sa mga ginawa niya. Amen? Natutuwa ang Diyos kapag nakikita natin yung mga bagay na binigay niya. Hindi yung mga bagay na nire-restrict ka. Tandaan mo yung mga bagay na pinagkakait ng Diyos. Protection niya yan. Kaya huwag mo laging hanapin. Kasi kapag hinahanap mo ay mga bagay na wala ka, hindi mo ma-appreciate ang mga bagay na binigay ng Diyos. Hindi ka magiging grateful, hindi ka magpapasalamat sa mga bagay na natanggap mo. Amen? Amen po ba? Kailangan ma-appreciate natin lagi. Kasi sabi nga kanina doon sa program, ang title ng kanilang, ang team ng kanilang program is Itatanghal Kita. Ang ibig sabihin, i-exalt natin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. When we have the attitude of gratitude, tandaan natin na, pag meron tayong attitude of gratitude, ano po, itatanggal natin lagi ang pangalan ng Diyos. Pag lagi tayo nagpapasalamat sa mga bagay na meron tayo, na itataas natin lagi ang pangalan niya. Pero kapag lagi kang nagre-reklamo, ano ang i-minamagnify mo? The works of the enemy. Amen? Ano po bang mga works ng enemy? Ha? Ha? Mangwasak, magnakaw, pumatay. Yan po ang mga works of the enemy. Paghirapin ka. Ha? Ano pa? Ha? Bigyan ka ng masamang loob o sama ng loob sa towards sa kapwa natin. Yan ang mga gawa ng kaaway. Pag yan ang lagi mong binabanggit, ang tinataas mo ay ang gawa ng kaaway. Pag natuto kang magpasalamat, ma-appreciate ang mga bagay na meron ka, doon mo na itatanghal ang Diyos. Doon mo na itataas ang Panginoon. Amen? Naintindihan nyo? Kaya, kalimutan ang mga negative things. Gawa ng kaaway yan. Yung feeling mo, parang pinagkakaisang ka. Feeling mo, merong yung mga injustice. Pag yan ang lagi mo nakikita, ang injustice kanino? Ha? Kakaaway. Pag yan ang lagi binabanggit mo sa buhay mo, tinataas mo ang gawa ng diablo. Pero pag yung mga bagay na mabubuti at natanggap mo sa Diyos, tinataas mo ang Panginoon. Kaya simula sa araw na ito, ang itaas namin lagi yung mga gawa ng Panginoon. Amen? Ano yung mga gawa ng Panginoon? Ang lahat ng meron ka, ipagpasalamat mo sa Kanya. Amen? Amen po ba? Pag meron kang tuyo sa hapag kainan at kanin, ipagpasalamat mo sa Diyos. Marami pong wala talaga. Nagtitiis tatlong araw na hindi kumakain. Doon natin dapat makita na nagpo-provide ang Panginoon. At pag nakita ng Diyos sa little things na na-appreciate natin at pinagpapasalamat, sabi ng Lord, pag napagkatiwalaan ka sa maliit, pagkakatiwalaan ka ng malaki. Ano ba, paano ba tayo napapagkatiwalaan sa maliit? Ha? Pag nag-glorify natin ang Panginoon sa anumang bagay na binigay niya sa atin, maliit man ito o malaki, napapasalamatan siya, natataas ang pangalan niya, pagkakatiwalaan ka ng Panginoon ang higit na malaki. Kasi everything that the Lord has given us in this world, the very purpose is to exalt Him, to glorify Him, to worship Him, and to give thanks unto Him. Amen? Amen. Purihin ang Panginoon. Maging grateful, hindi puro grumble. Ha? Tandaan natin ito, nag-rhyme yan ha. Maging grateful, hindi puro grumble. Ano ibig sabihin ng grumble? Ha? Puro reklamo. Ha? Binigyan ng t-shirt, imbis na
maging masaya at magpasalamat. Ang lipis-lipis naman ang binigay sa akin. Mumurahin lang ito. Diba? Eh yung nagbigay sa'yo, biglang may dumating na mga original na t-shirt. Eh narinig ka, ganun ka. Bibigyan ka pa ba ulit nun? Hindi na. Sample lang ito ha. Parang situational, ano po. Pero kung naging mapagpasalamat ka, ay wow, naalala mo ako. Hindi naman mahalaga kung mamahalin ito, ang mahalaga naalala mo ako. Maraming salamat kung sa halikan mo yung nagbigay. Eh may dumating siya. Ay, bibigyan ko si ulit si Mami Norma kasi ang saya-saya niya. Nakita ko yung kaligayahan ng binigyan ko siya kahit pumurahin, na-appreciate niya. Ganun ang Lord. Ano po, kapag na-appreciate natin yung mga bagay na maliit, pinapupurihan siya, lalo siyang matutuwa para bigyan tayo ng malalaki. Kasi kung sa maliit na bagay pa lang, hindi mo na siya mapapurihan, kundi puro ka reklamo, bakit ka pa niya bibigyan ng malaki? Diba? Unang-una, ang ini-establish ng Panginoon ay contentment. Naintindihan ninyo? Contentment. Pag binigyan ka ng maliit, pag hindi ka kontento, magpapasalamat ka ba? Ha? Pag binigyan ka ng maliit, at hindi ka kontento, magpapasalamat ka ba? Hindi! Magre-reklamo ka. Kaya ang sabi ng Panginoon, maliit pa lang ibigay sa'yo, maging kontento ka. Kasi pag naging kontento ka, magpapasalamat ka at magpupuri ka sa Diyos. Pag binigyan ka ng malaki, alam niya na kontento ka. Kaya ibibigay niya sa'yo. Kasi pag hindi ka kontento, kahit bigyan ka ng malaki, hindi mo pa rin siya pasasalamatan. Ang hahanapin mo, mas malaki pa. Pansinin mo, di ba? May mga magulang na yumayaman ng mga anak. Pag binigyan, instead na magpasalamat, reklamo pa rin. Ano ba yan? Binigyan ako ng kotse. Ang ibinigay sa akin pa, yung tatlong taon na, yung bago, eh. Diba? Kotse na ang binigay, ha? Reklamo pa rin. Diba? Ano ba yan? Binigyan kami ng bahay, eh. Hindi man lang, diba? Hindi man lang pinarenovate. Bahay na yung binigay, ha? Kaya ang gusto ng Diyos, sa maliit na bagay, maging kontento ka. Kasi pag binigyan ka ng malaki, magiging kontento ka pa rin. Amen? Amen. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Sana, pag napanood mo ito, magbago ang tingin mo sa iyong buhay at matuto kang maging kontento at hindi ingrato at puro reklamo. Yung mga nasa live group natin, kung kayo po ay sumubaybay at napanood ninyo ang preaching na ito, matuto po tayong maging kontento. Matuto po tayong mapagpasalamat sa Diyos. Ang tunay na nagsuko ng buhay sa Diyos ay kontento kasi may tiwala ka na Jesus Christ will never abandon you. Jesus Christ will never leave you. Nangako po siya niyan. Walang ibang icon sa isang reliyon na nangako that He will never leave us nor forsake us but only the Lord Jesus Christ. And He did. Ano po? Ginagawa talaga ng Panginoong Diyos ng ating Panginoong Jesucristo na tayo'y samahan. Bakit? Naramdaman ko po yan. Nung tinawag ako ng Panginoon, ano po, araw-araw, minuto kami magkausap. Kasi nung nag-abroad ako, wala akong kausap. Yung pangamahal ko sa buhay na sa Pilipinas. Si Jesus Christ ang naging kalakasan ko. Amen? Ha, tandaan, maging kontento, hindi maging ingrato. Ano ingrato sa English? Ha? Ungrateful. Amen? Ungrateful. F-O-O-L. Full. Ungrateful. F-U-L. Amen? Kailangan maitaas natin ang Panginoon sa ating buhay. Amen? Kailangan maitanghal natin ang ating Panginoon Diyos. As the team says a while ago sa SM, doon sa inatenda namin anniversary, kailangan ma-exalt natin ang ating Panginoong Diyos sa buhay natin. Amen? And it will never be possible na maitaas ang Diyos kung hindi mo nakikita ang mga biyaya mo at inireklamo mo pa. Amen? Amen. Purihin ang Panginoon. Sapagkat kailan may di ka magiging masaya
kundi mo gagawin makatotohanan ang sinasabi mong relasyon kay Kristo na meron ka. Never tayong magiging masaya kung ang pagsuko ay hindi totoong pagsuko. Amen? Amen po ba? Amen. Purihin ang Panginoon. Ako po, si Pastor Ian Monasterial, nagsasabi sa inyo na work ang buhay na isinuko kay Kristo. Amen? At kawawa ang buhay na hiwalay sa Kanya. Amen? Pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos. To God be all the glory, honor, and praise. Amen. Hallelujah. Come on. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Ang tagay. Let's sing. Hello. Hello po. Napagpala po ba ang lahat? Yes! Meron lang po akong sasabihin. Ano po ba ang isang way na pinapakita natin kay Jesus Cristo na tayo'y sumusukod sa Kanya? Amen. Meron po isang way. Gamitin po natin ang ating mga tuon. Amen. Sa pagsuko sa Kanya. Hallelujah. At ibigay natin ang lahat ng kabigatan na nasa natin sa buhay natin. Lord. Ang sabi po sa isang awitin ganito, so when I fight on my knees. Amen. With my hand lifted high, oh God, the battle belongs to you. Amen. Amen po ba? Amen. Okay po. Tawag natin ang ating Panginoon Diyos. Purihin ang Diyos sa buhay ng ating Pastor Ricky. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Doon na yung papunta. Amen. Hallelujah. All the time, my Lord, I need.
Patuloy po natin purihin ang ating Panginoon. Itaas po natin ang ating mga kamay. Tawagin po natin si Pastor Ayon. Para, amen. Para mapapurihan natin ang ating Panginoon Diyos, itaas po natin ang ating mga kamay. Tanda ng ating pagsuko sa Kanya. Kung may mga nais pong lumuhod, lumuhod po kayo. Patuloy po natin papurihan ang ating Panginoon Diyos. Panginoon, sinasamba ka namin. Pinararangalan ka namin, Panginoon. At nais namin magpatirapal sa iyo, Panginoon. Tulad ng pagsamba, Panginoon, na may pag-ibig at pagmamahal, O Diyos. Tulungan mo kami, Panginoon, na hindi lamang sa loob ng church kami makapagpakita ng pag-ibig at pagpupuri parangal sa iyo, O Diyos. Hindi maging sa aming mga tahanan, maging sa aming mga trabaho, Lord. Saan mo mang kami dalhin, Panginoon. Nawa, Lord, maitatanghal namin, maitataas namin ang iyong banal na pangalan, Panginoon. Sapagkat, Lord, karapat-dapat ka, Panginoon. You deserve all the praises and the glory, Lord. Lord, you died on the cross for us, Lord. You owned us, Lord God. You purchased us by your blood, Panginoon. And Lord, nararapat lamang na kami, Panginoon, ay maging tunay na sa iyo. Tunay na pag-aharian mo, pagtotronohan mo, Panginoon. Tunay po, Panginoon, na magiging sa iyo, maging ang aming mga kilos at hakbang, Panginoon. Walang ibang manakilan, mapapurihan, maparangalan. Kundi ang banal na pangalan mo lamang, Panginoon, sapagkat karapat dapat ka, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga puso, sa mga buhay na dinako mo sa lugar na ito. Nawa, maging isang trono na karapat dapat ang kanilang mga puso, ang kanilang mga buhay, O Diyos, sa iyo at sa banal na Espiritu mo, Panginoon. Lord, ipagkaloob mo sa amin, Lord, ang lahat ng aming kakailanganin upang makapamuhay kami ng marangal. Kalugod-lugod sa banal mong paningin, Panginoon. Ika'y aming mapapurihan at masamba, Panginoon. Ang lahat ng lalabas sa aming bibig ay mga pagpupuri sa iyo. Walang lalabas sa aming bibig na pagre-reklamo o anumang mga salita, Lord, na hindi mo kinalulugdan. Ang aming mga puso, ang aming mga isipan, maging ang aming mga buhay, Lord, ay maging makatotohanan po, Panginoon. Maging malinis, Panginoon. Ano man ang mga nilagay ng kaaway o ng kasalanan sa aming mga buhay na nagpaparumi, Panginoon, Lord, salamat na nilinis mo na at huwag mo nga hayaang babalik sa aming mga buhay, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon. We can never do this alone, Panginoon. We need you. You are our only hope, Panginoon. Ikaw lamang po, Panginoon, ang aming tagapagligtas. At ikaw lamang ang aming kailangan. Lord, ang aming mga buhay, tulungan mo kami, Panginoon. Di namin kaya, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging kalugod-lugod sa iyo at nakasusunod sa iyong kautusan, Panginoon. Patuloy mong ingatan ang bawat isa, proteksyonan, Panginoon, sa aming pagharap sa normal na pamumuhay namin ngayong linggo. Lagi mo kaming gabayan. Lagi mo kaming gamitin at maraming kaluluwa po ang maaabot ng bawat isa upang hayagan ng magandang balita na iyong pagliligtas. Lord, use us mightily, Lord. Maximize, Lord, our lives, Panginoon, for your glory and for your honor, Panginoon. Lord, we submit to you everything that we have, everything in us, O Lord God. Own us, Lord God. Use us, Lord God. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Tinataas namin sa iyo, Lord, ang pinakamalaking pag-ibig, parangal, pagsasalamat, pagsinta. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, sa makapangyariang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. At ang lahat ng nagmamahal, sumasamba, nagsuko ng buhay kay Kristo Jesus ay magsabi na, Amen! Amen! Purihin ang Panginoon. At Lord, salamat din sa aming pagsasalusaluan, sa aming pong pagkain, Panginoon, na amin pong i-consume at pagsasalisaluan, Panginoon. Linisin mo ito. Magdulot ito sa amin ng kalakasan. Di mga sakit, kundi kabutihan. Mapaglingkuran ka sa lakas na pagkain ito, Panginoon, na makukuha namin. We love you, Lord. We praise you in Jesus' name. Amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord. As we pray.
is to our God. Every praise, every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise, every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise, every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise, every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise, every praise is to our God. Hallelujah. Sa bandang kanan ninyo, purihin ang Panginoong Diyos.